Episode 18 sa ating school management system using C# and SQL Server database. So, continue lang natin yung ating mga validation para at least ma-refresh rin ako sa flow ng system at saka anong meron na sa system kasi medyo I think more than a year na hinto natin tong tutorial na ito. So, tapos na tayo ng subject and then grade. So, wala pang grade. So, ito muna yung mga kailangan natin. Bago tayo makagawa ng schedule, kailangan natin si teacher. Okay, so manage teacher muna tayo. Manage teacher. Ayan, and then teacher list. Okay. Tapos, ito palitan lang natin ito na add new teacher. And then yung font natin para ma-emphasize natin siya. So, i-bold natin. Ayan. Tapos, dito sa ating record, may binago tayo kahapon. So, Bursalan. Sa silver style, so select lang natin single horizontal. Tapos ito is gawin nating white. Ayan. Ano pa ba dito? Tapos ito. Sa ating inan natin yung column border style para matanggal itong mga border niya. So inan lang natin. And then dito sa ating row template sa height as 22 yung height niya. So lakihan natin ng konti. So gawin natin 30. Then i-white rin natin 'to. So itong program na 'to, no. So natandaan ko, hindi tayo gumamit dito ng ibang framework. So yung default lang talaga ng tool ang ginamit natin. So yung mga default tool lang ginamit natin para sa program natin. Okay, so review muna natin yung code. Ayan, and then okay. So, gawa natin siya ng ayan, try and catch para may trapper siya just in case na mag-produce ng error. Send that close. Then message box. That's you. So, warning. And then yung title natin galing siya kay DB. Anong ginamit natin dito? DB kun yata. Pero ba't yung DB kun? DB. So, DB yung ginamit natin. So, DB.git title. And then, message box button dot okay. Message box icon dot warning. Okay. So, ayan. Then dito, tanggalin lang natin yung yung naka-default na row na na-select or the selected row. So, that clear selection. So, ayan siya. Then, dito rin. Okay. Trend catch, then catch exception. So, pwede siyang lagyan yung SQL exception. Pero sa akin, ginawa ko lang exception. So, lahat ng klase ng error. So, doon niya itatapon. Okay. So, saan ba yung catch natin? Mali. Dapat dito siya. Ano? Okay.
balik muna natin. Ayan. X try. Dapat dito sa try natin ilagay. Then catch. Exception na X. Okay, tapos copy na lang natin yung ating error. Ayan. So, do you want to delete this teacher? Then, teacher has been successfully deleted. So, yung title, may title kasi tayo dito, no? So, saan ba galing yung title natin? Ito. Makita naman natin kung saan to galing. So, check na lang natin. Go to definition. Ah, yeah, okay. So, meron pala dito, no? Anyway, para hindi na masyado mahaba yung code natin, ito na lang. Tatawagin na lang natin. Ayan, para mas maikli na lang yung pag-code natin. Okay, si teacher. And then, dito sa teacher natin. So, ipalit lang natin ito. So, ito is gawin natin itong blue. Tapos, yung ito is gawin natin siyang black. So, dalawang kulay lang ang meron dito is yung blue lang at saka black. Yung ano, gagamitin lang. Kulay natin. Tapos, bold natin to. So, sobrang dark lang siya. So, adjust natin yung, yan. Tapos, ito is teacher ID. And then, the last name. First name. So, kung sa ano, sa program nyo, kung gusto nyo pang dagdagan ng field dito sa teacher, so pwede nyong dagdagan. So, sa atin is ito lang. Ito lang yung ginamit natin. Under graduate. Graduate. So, pwede nyong ano, pwede nyong specialization. Pwede nyo namang ano, pwede nyo namang tawag dito. Dagdagan pa siya kung saan siya school nag-graduate. So, anong year siya nag-start sa ano, para makuha natin yung tenure. So, pwede rin ganun. Okay. So, for meantime, ito lang siya muna, no? So, siguro i-adjust na lang natin pag medyo patapos na yung itong tutorial natin para hindi tayo matagalan sa isang module. So, iksyan lang natin bawat module para mas malawak pa yung ating ano, mas malawak pa yung ating program na gagawin. So, saka na lang yung mga final touching like dito, kung may dadagdag tayo dyan. So, saka na lang siguro. Save. So, binago ko lang, no? Date. Ito, is naka all capital kasi. So, ayan. Okay, title. So, tanggalin na lang natin si title. So, kay DB na lang tayo. Ayan, db.gettitle. Ayan. May mga function din ito. It is function kasi ito, gettitle. So, yung function na ito is kukunin lang niya yung value ng title sa system. So, lagyan na lang natin siguro dito ng mga warning para at least
lagyan lang natin ng mga warning. Ito rin. Tapos dito, so siguro ano, gamon na tayo dito siguro ng validation. If, so txt id dot text is equal to string dot empty. So pag walang laman yung string, equal. Kapag yung mga walang laman lang, or txt last name dot text equal string dot empty, or txt first name dot text equal string. So siguro yan. So sila na lang muna siguro, no? Tapos another condition, if message box that you do you want to save this record, and then db dot git title sa back button. So yes, no yung option. Tapos yung icon niya is question mark is equal to dialog result dot yes. So pag equal siya, and then saka pa niya i-save. Okay. Record na lang. Record na lang. Record has been successfully saved. Tapos load. Ayan. Okay. Tapos dito. Copy na lang natin to. Lagay natin dyan. And then record missing failed. Tapos ito is warning. That warning. Then lagyan na lang natin dito ng return para terminate niya yung execution. Okay, ayan. Do you want to update this record? Okay. Record been successfully updated. Ayan. Okay. So, copy na lang natin to, itong mga validation na to. Lagay natin dito. So sa update, ayan, gumamit tayo ng ID, no, sa teacher natin. So search natin yung ID. So instead na control yung ano, tama pala, txt ID pala. Okay lang siya, naka-disable lang. Okay, so okay lang to. Check natin. Teacher. So run muna natin. I think si teacher dito is teacher. Okay, naman siya. Parker. So, teacher. And then teacher ID example 113.199.0143. Last name example Visari. Human under this IT MIT programming. Then
Save natin. Okay, save. So, ayan, nag-save siya. So, dito pala, no? Kailangan natin i-white. Ayan. May mga i-white tayo. So, una, i-white natin to lahat sila. White, white. Ayan, ito rin. Dapat naka-white ito. Okay, ayan. Tapos, dito sa ating sa teachers list. Ito is i-white natin to. Ayan. Sample 113.2022.0001. Last name go Anisha. B is English. So save natin. Okay, ayan. And then palitan lang natin yung icon. So nag-edit rin naman 'to eh. And so nag-update siya. Update. How about cancel? Ayan, so nag-cancel siya. Pero dapat pag-cancel, i-enable niyo yung sa ID natin. So, dito lang tayo sa teacher form. Then, click lang natin to. Tapos, sa clear right, click lang natin. At tapos, go to definition. And then, text ID is equal to true. True lang natin. So, teacher's list natin. Palitan rin natin ito sila. So, palitan natin siya ng hanap tayo ng mas magandang icon. Ito. Ayan. Ito rin. Palitan rin natin to. Saan ba yun? Ayan. Tapos, not set lang siya. And then 25. Ito rin. Not set. Then 25. Okay. So, ayan. Yeah. Last name ng Juan. BAC major in mathematics. Specialization mathematics. Ayan, so meron tayong tatlong teacher. So, ayan. So, next natin is itong si, I think meron na yata si student. So, try natin si student. Meron na ba si student? Or sa schedule na lang muna, no? Sa schedule na lang. Schedule. So, saan yung schedule natin? Schedule. Saan natin nalagay yung schedule natin? FRM schedule. Ayan dito. Then, gawin na lang tayo ng ano, ng isang form. Form na skid. So, FRM skid. Okay, ayan. And then, center natin. Tapos, fix single. Then, change natin yung font. Tapos, control box. True. Tapos, yung, ano, hanap ko lang dito.
Okay na. Section. So, copyan na lang natin to. Copy. Lagay natin sa ating skid. Yan yung skid. Skid. Ayan. Ito yung close. So, schedule details. And then ito, this dot dispose. Okay, so tawagin lang natin dito, or import lang natin yung ating system dot data dot sql client para sa sql server. Then sql connection cn sql command cm sql data reader tr, and then class db plus db db class db, tapos dito cn new sql command sql connection, then db dot connections git connection. Ayan. Tapos, ibig tayo. So, anong kukunin natin? So, ito kukunin natin to lahat. Ito sila. Ayan. Copy natin. Lagay natin dito sa ating schedule. Ayan. Ano to? Academic year. At meron to. Tanggalin lang natin to. Tanggalin natin yan mamaya. Academic year, tapos ito. Term. So, siguro tanggalin natin yan mamaya. And then, i-bold natin to. Tapos, ayan, ito rin sila, is i-bold natin. Academic year and term. Tapos ito is strand grade label. So, siguro grid label muna bago strand. I think baliktad siya. So, saka na mag-activate si ano, si strand pag meron ng grid label. Section. Tapos room. At may advisor ID pa dito, no? So, tanggalin na lang natin to. Ito yung matatanggalin natin. Advisor. So, dapat si advisor, ilagay natin siya dito sa section. No? So, siguro, ano? Update lang natin, no? So, dapat dito sa section. Ayan, dito natin ilagay yung advisor natin.
add by share. Okay natin sa section. Para hindi tayo maguluhan sa ating scheduling. And then of course, dito sa ating section, update natin to. Add natin advisor. Advisor ID. So, advisor ID for car. Ayan. So, kailangan siguro natin, oh, once na mag-save, so, dapat may laman rin yung ating CBO. Ay, wala pa yung advisor. Hindi pa natin na-change. CBO advisor. CBO advisor. Ayan. Advisor dot text is equal to and that empty. Ito rin. Dito. Lagay rin natin dyan. And then dito, add tayo ng hindi na pala natin ito na, ano, na stored procedure. Sige lang. Advice ready. Siguro sa grid na lang yung stored procedure natin. So, isa lang namang user ang gagamit nito. Si, ano lang, si admin. Tapos, sa grade, so, marami, kinaka-filter siya by teacher. So, this is advisor ID, and then CBO advisor. So, ilagay rin natin dito. Ayan. Tapos, copy natin si advisor ID. Comma. At advisor. And go tayo dito ng public void load advisor. That message box ay title pa pala db dot get title teacher.
And then, CBO advisor. Tapos, a teacher. Ayan. Section tayo. Section tayo. Tapos, tawagin natin si load advisor. Dito rin sa pag-update. So, ipasya niya lahat muna. Ano, dito. Dito pala. So, check natin. So, after schedule, tapos gawa na tayo ng student list, after student enrollment, after enrollment, grading, tapos reports. So, yan lang yung ano, yung flow natin. Section. So, M name. Ano bang M name? Okay. M name. Meron naman M name. Meron siya full name. Nilagyan ko na agad ng full name. So, bakit ko nilagyan agad? Okay, so i-follow na lang natin, no? Kasi may full name na pala. Nilagyan ko pala siya. Gusto ko tanggalin. Gusto kong tanggalin ito. Kasi mag data redundancy na kasi tayo, eh. Tanggalin ko yan. Tapos, update lang natin yung advisor natin. Ayan. Balik tayo sa section. Okay. Kulang. May kulang. Okay. So, yung kukunin niya dito is... Mali. May mali pa. Yung ID lang yung kukunin niya. ID lang ba yung kukunin niya dito? Tama, ID lang. Okay, CID. So, dito tayo kay go to definition dito. Public public dito na lang. Dito lang section list. Public string get teacher. Try catch pang may exception pala dito, no? But ito, hindi pa natin nagyan ng ano. Dito, grade U1. That clear selection. So, hindi pa natin nalagyan. Saying that close. Then, message box. That ratio. Tapos, warning. With the git title. Dot o
same message box icon dot warning. Tapos dito natin siya i-return. Return bar teacher. Tapos dito same that open same that close. Tapos cm please fill in command select yung ID ng teacher ID ano, mali, copy lang natin dito ng sa ating section. Saan ba yun? Ito, copy natin to, lagay natin ulit dito. Ayan, where ay mali, so pwede na pala yung dito, no, dito na lang natin ilagay sa query kasi mag-query naman tayo dito. Tapos energen tbl teacher. Left join na lang kasi walang laman yung ano natin. I-left join muna natin. Left join table teacher. On as is as t on is dot section advisor ID teacher ID. Okay, is that advisor ID is equal to tapos dito ang ilalabas niya dito is yung ating the is that click tayo dito, copy natin to, ayan, then balik tayo ulit. So ito is ati ati identity who's teacher to string. So ganito na lang, no, ganito na lang yung gawin natin. Tapos yung ipasa niya dito sa teacher is galing sa ating list, so cbo teacher advisor index file. So try natin, hindi ba pala sa section natin is pag update natin. So, kukunin lang muna niya yung ano.
public stream git teacher ID. String teacher ID return teacher ID. So set natin siya ng then cn.open cn.close. Then a cm u is command. Okay. Is command. Delete asterisk from TBL. Teacher. Where? So i-where natin. Kung saan siya. I-where natin to. Where ayan is and then at teacher si Nick. So yung kukunin lang natin dito is si ito lang teacher ID. Then active connection natin. Tapos seeing that parameters that add with value yung teacher natin. So saan natin siya yun, no? CBO teacher advisor that text then dr while dr that. So yung basa niya ay loop niya. So, dapat is nakalagay siya dito. So, teacher ID, dr, then, teacher ID, string. So, yun lang. And then, tawagin lang natin to. Tapos, go tayo dito ng, ano, string teacher ID. Tapos, dito natin siya ilagay. Ganun rin dito, no? Sa update. Saan yung update? Ito. Tapos, ito yung gagamitin natin. Mobile test section. Section. Ito yung mga trinkets dito. Lagyan natin. Insert pala. Ito rin dapat kasi meron tayong ano dito. Lagyan din natin ito ng trend catch. Catch
tanggalin natin sa title. Section. Ah, okay, so hindi natin na lagyan pa ng ano advisor. Advisor. So ito is ano, invalid to read write and close. Okay, valid to read and write and then close, read write and close. Wala, check natin update gate teacher battle definition, valid to read. Check natin kung saan tayo nagka-error. So, 3D2PM na. May isa kasing, ano, room na flow na nakita natin, kaya binago natin. Open. Select table. From table teacher where. I think ito, ayan yung pumayag. Okay naman. While DR that read. Ah, okay. So, kulang tayo dito ng DR. Execute reader. So, hindi siya maka-read. Tapos nilook agad natin. Ayan, ito yung advisor natin. Tapos ito lagyan natin advisor update. So yung grade 11 lang siguro yung lagyan natin, oh. Kasi tatlong advisor lang tayo, meron tayo dito. So another validation once na may duplicate na yung advisor, so hindi dapat siya pwede. So i-comment na lang natin para mas mahaba yung ano, kasi baka may stuck tayo dito. Mag-comment lang tayo dito sa taas, no. Ano pang comment dito? Not validation for duplicate advisor entry. Okay, so ayan. Baka naman natin matagalan tayo, no, kasi it's ready 2 PM na. May pasok pa kasi ako. So, check lang natin. So, dito sa ating ano na lang siguro sa schedule.
So, i-copy na lang muna natin. Tapos, saka natin kudan. Lagyan ng code. So, ito. Palitan lang natin to. Then, gawin natin siyang txt advisor. So, si advisor. So, automatic na siya kung anong section lalabas yung advisor natin. So, tanggalin natin siguro to. Palit natin to. Ayan. Tapos, si Rome. Siguro dito na yung Rome. Subject code, yung description. Ayan siya. Tapos, yung sa day natin. Ito, tanggalin na rin natin to. User ID, tanggalin na lang natin to. Gawin na lang natin variable. So, dito lang siguro yung sa room natin. No? Okay. So, advisor. Class advisor. Okay. So, meron tayong class advisor. Tapos, total automatic naman siya ng ano. Kung anong naka-open, siya yung ano, nalabas dito, yung active na academic year. Subject code, description, unit. This cryptid title, then units. This. Monday, Tuesday, Thursday. Ilagyan natin ang Saturday just in case na. Please, meron tayong schedule na Saturday. Location. Location 130. So 130. Tapos yung ating time. Time
Subject teacher. Tapos dito sa ating ayan, so gawin natin tong blue skid. Then dito is ano lang siguro, gawin na lang tayo dito siguro ng ano, tanggalin na lang natin, no? Schedule F7 load teacher. So si teacher na lang i-load natin, so hindi na si advisor. Copy. So skid F7. Lagay natin dito load teacher. So tanggalin natin si advisor. Ayan, so tanggalin na rin natin si full name. So gawin lang natin yung ating L name plus first name plus M name as teacher. So ito is palitan natin to ng teacher. Okay, so ano pang tanggalin natin dito? So ito tanggalin natin to, no? Tanggalin natin to. Section. So meron tayong load section. Lagay natin dito. F7. Pulo tayong to and catch. Try. Then catch. Rin. Try. Tapos yung cuts. Strand grid. Okay. So, okay naman to. And then, so it is okay na. Comment na lang natin. Section, saan ba yung teacher, ito is okay na rin. And then ito registrant.
Sunod, so dito is git ay, so ano bang meron sa term, go to definition. Ito yung term yung EY, anong kaya ba nila yung EY code? Siniparit lang. Yung EY anong meron dito? Okay. Anong format ba ito? EY. So, pinasa lang niya yung sa EY. Tapos ito, EY pa rin. Anong kaibahan? Ano bang ginamit natin dito yung format sa EY? Baguhin na rin natin. Ito. So, palitan natin, no, yung code niya dito. Delete na lang natin itong record na to. Ayan, so delete. Palitan natin ng bago. EY. So, SP insert. Store procedure. Store procedure. Okay, modify. EY code. Okay, so pinasan lang niya dito si EY code. So in short, nandito yung ating EY. Okay. Clear, clear EY. So, nung gawin natin ito, declare tayo. At EY.
Year 1. Year 1. Execute. Siguro tanggalin na lang natin dito. Execute. Okay, so ito lang siguro yung ano natin. Syntax. Tapos dito, tanggalin na natin to. Ito. And then, tanggalin natin yung EY code natin. EY code na yan. Okay, so try natin. First term. Ulitin natin to. Items. First term. Second term. Ay. Summer. Second term. Ayan. So, open lang natin to. Okay, ayan. Tapos dito yung code natin. Okay na to. Yung code natin kanina. Balik tayo. Saan ba yun? Yung sa schedule yata. Schedule to. Kung kaibahan nila. Go to definition. So, same lang sila, no? Get EY at saka EY term. So, pwede mo itong tanggalin natin to. Itong EY term na to. Sino ba nag-reference dito? Tanggalin natin. Ayan. So, tanggalin natin yan kasi wala na siyang ano. Hindi natin ito ginamit eh.
ito mamaya tanggalin rin natin dun sa student. Okay, so ayan. Stop muna tayo dito sa schedule, no? So continue lang natin ito mamaya. Kasi free dito at 2:30. So may pasok pa ako. So ayan. So again, keep supporting this channel. Continue natin to. Araw-araw tayo mag-upload ng tutorial na ito hanggang sa matapos to. Lahat ng mga pending tutorial natin, tatapusin natin within this year. Okay, so ingat kayo palagi. Happy coding, everyone.